ice cream. Taray! Ang sukat po nitong sliding door namin ay... Tapos, ang total po lahat nito ay... Good morning! Ayan, so nagsusukat na dito si sir. Bali sa kanila din kami nagpakabit nung ano, ng bintana. Kapagawa na namin to para kahit paano makapag-ayos dito sa loob. Nakakalat yung mga gamit. Sa mga chillers na hinihintay yung sliding door, ayan, eto na yon. Tapos, magkakape muna ako. I'm so excited. At alam niyo, Chilas, gustong-gusto ko yung ano, yung naging desisyon ni ano, ni Kuya. Bali sa kanya rin ako nagtanong kung ano maganda na, yung magandang hati. Nagsadya sa kahapon na gawin daw 2, 4, 6, 8, 10. Alam niyo, Chilas, ilang beses kong pinag-isipan niya kung anong ilalagay kung ano salamin. Kung clear, tinted ba, o yung parang salamin. Pero yan talaga, ang napusuan ko. Clear lang talaga. Marami na po sa akin nagsadyas na salamin daw dapat dun sa hara para hindi ka makita sa loob. Pero yan talaga yung gusto ko eh. Mamaya ko sasabihin sa inyo yung price ha. And after nila dyan, pati ito lalagyan na rin nila. Nandito. Tapos yung dito chiller, ipinakancel ko. Ito, kasi 4,500 yung price nila. So, out of budget tayo doon. Binibigyan na lang sana naman ng 4,000 pesos. Kaya lang, hindi pa rin kaya eh. So, tsaga-tsagaan muna natin ang punasan ng magaspang. Hindi kaya magsabay-sabay eh. Nagluluto si Abby na... Ano yan? A chicken hamonado. Bawal ipatong yan dyan. Hindi ka papasa sa ano. Test da. At coffee tayo. Ramdam nyo na ba yung ginaw? Dahil malapit na ang Pasko at December 2 na ngayon, 2021. Pasok talaga ng December no, mararamdaman mo talaga yung ginaw. Ako po ay maghahanap ng kudang, apple cider vinegar. Umaasa pa rin ako. Sino sa inyo yung mga nag-apple cider vinegar? At gamit ko po uli yung aking mic. Kaya kahit malayo kayo, parang malapit din. Sana relasyon din ano, sa mga OFW dyan. Ang sarap mag-workout. Ang hirap lang talagang ayusin ang oras. Lalo na kapag nakikita mo nag-workout yung mga kaibigan mo, open na yung pagsusumba. Anyways, ang ganda ng umaga ko, chillers, kasi yan ang bumungad sa akin, sliding door. Kahit sabihin na may sablay, dahil nga yung pinagkabitan, may problema. Grabe yung awang sa taas. Wait lang, pakita ko sa inyo. Oh, grabe yung pagkakasiwang or angat sa taas. Kahit sa mga gilid. Pero ginamitan naman nila ng ano yan, hulog. Ano bang tawag dun? Alibel. Ayan, oh. Sa taas. Ayan. Kaya hindi yan kayang habulin ng sealant. Kaya nga sa ito'y kagabi, ang ingay na naman dito. Nanggigigil daw siyang pantayin. Palibhasa, kahit paano ay marunong siyang magpanday, bakit daw nagkamali pa ng ganyan? Oh, kaya ingat sa mga nagpapagawa po ng bahay. Ayan ang mga sablay-sablay. At gagawan ko pa pala ng review yung mga pinagawa kong sliding door, mga bintana dito sa bahay, pintuan, mga outlet ng kuryente. Gagawan ko po yan ng review para maging aware po kayo lalong-lalo na sa outlet. Ayan, shout out po sa nag-comment sa akin na kung anong dapat kong gamitin na outlet sa mga ganyan. Ayan o, mga saksakan na ganyan. Napakarami po kasing ganyan na madaling masira. Ayan, so yan, kailangan siguro linisin to. Mabuti, makita ang kagandahan. Dito sa may gilid, nagawa naman ng paraan ng sealant. Yan, nalagyan na siya. At i-retouch na lang po yan ni Habi, yung mga natirang walang pintura. Ganyan, panagpapatayo ng bahay, na hindi dire-diretso, maayos na, sisirain mo pa. Tingnan nyo to, oh. Oh, hindi na kinaya ng sealant. Pinahinto ko kahapon yan, sabi ko wag nang ipilit. Hanggang dyan lang dapat. So yan, gagawa na lang yan ni Habi ng paraan. Tapos yan. Yan sa baba. Oh.
kailangan lang chiles magpapagawa kayo ng sliding door, siguraduhin nyo na yung frame yung matibay, yung makapal. Kasi pagdating dito, posibilidad na pag natapakan yan, mapipi. Kasi meron po kami pinuntahan na bahay na yung ganyan niya, wala na, pipi na. Kaya hindi na mabuksan na maayos yung sliding door nila. Feeling ko nga mas maganda siguro yan kung nakabaon sa ano eh, semento. Tapos ayan, madumi pa siya chillers kasi hindi pa nalilinisan yan. Kaya bumili ako ng panglinis kahapon. Ilalagay ko kayo sa labas ha, para makita niyo yung talagang outcome niya. Tingnan natin. O, di ba? Ang saya. Kahit ang layo niyo, naririnig niyo ako. Dahil sa aking microphone. Tutuwa talaga ako dito. Ayan, lagi ko itong babanggitin dahil alam ko naman na may mga ka-YouTuber pa ako nanonood sa akin. Sorry, dumadaan na, magbabasura. Nasa likod nyo. So, hindi ko kailangan lakasan yung boses ko na sobra-sobra para marinig nyo. So, sobrang saya ko kasi nakapagpundar uli ako ng gadgets na kailangan ko sa trabaho ko. Malay nyo, chillers, next niya, vlogging camera na. O, diba? Kaso nga lang talaga, nagdadalawang isip ako sa vlogging camera eh. Unang-una, mabigat. Pangalawa, halatang-halata talagang nag-vlog ka. May mga lugar kasi minsan na ang hirap mag-vlog. Bawal. Hindi katulad sa cellphone na hindi masyadong halata. If ever na magkaroon ako ng budget para sa vlogging camera, baka iPhone lang uli ang bilhin ko. Kaya lang yung mas mataas na. iPhone 10, iPhone 12, iPhone 13. Ayan, so ito na nga chillers, ang review. Aming sliding. Ganyan siya. Diba? Sabi ko lang talaga dun sa pinapagawa namin na gusto ko yung makapal yung salamin. Alam naman nila yung pupwedeng salamin dito na gagamitin. Hindi pwede yung sobrang nipis. Tapos ito, yung screen. May screen. Tapos, ito. Yan. Saya ko. May lock syempre. Hindi pwedeng walang lock. Yan. Sandali lang chillers ha. Kukunin ko dito yung ni-note ko. Yan. Siyempre, sara muna uli natin para maganda yung background. Taray! Lalagay ko ng halaman dito. Excited ako sa sa mga araw-araw na ginagawa ko. Ang dami kong gustong pwedeng ilagay dito sa bahay. Mga halaman, Christmas tree. Awang ko lang, after kong i-end tong vlog, kung makakapaglagay na ako ng Christmas tree. Kasi nilabas na ni Hubby eh. Nandiyan na sa... ayan na pala. Dito na pala sa gilid ko. Ayan. So, tatry ko lang kung kaya ko na igawin ngayon. Ang sukat po nitong sliding door namin ay 67 by 87 inches po yan. 10 bucks po yan per panel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buti na nga lang sinunod ko yung nag-install nito. Kasi ang gusto ko sana, 8 panel lang. Ayan, aalis siya. Baka siya na lang bumili. So, ang total po lahat niyan is 20. Tapos, ang sukat po ng bawat panel nito ay 14 by 15 inches. Ay, nasa inyo naman po yan kung gaano kalaki yung gusto nyo. Kung maliliit, pwede din. Tapos, clear po yung salamin. Pwede rin po naman kayo magpagawa ng tinted or mirror mismo. Kayo po bahala. Nakapili po kayo. Meron nga dun parang kulay blue. May mga ganun. Kung hindi po ako nagkakamali, ang kapal po ng bubog na ginamit dito or ng salamin, 1.4 po ang kapal. Ingat-ingat na lang po sa pagpapakabit ng ganto kasi baka mamaya may mga kagawaan na walang pakialam. Kahit hindi pwede, yun ay kakabit. So, pag naganyan, nauntog ka ng ganyan, basag na. Lalo't kung may mga bata. Pwede rin, kung mapera-pera ka, ang ipalagay mo yung, ano ba tawag doon? Yung kahit bullet drop! Ha? Bullet drop! What? Ha? Yung matibay yung salamin niya. Kahit sa mga salamin sa sasakyan. Ginagamit yun sa mga mall. Ginagamit rin sa sasakyan. Ano bang tawag doon? Nakakainis naman. Yun pa naman ang kinainisan ko yung mayroon kang gustong sabihin, hindi mo masabi kung ano yung bulletproof! Bulletproof! Comment down below na lang kung ano yun. Napakatibay kasi nung salamin na yun. Yun nangongolekta ng pera sa bangko. Alam niyo yung siguro may natatawa sa inyo or may naiinis na. Basta ganun, matibay na salamin. Kung may budget ka, yun ang ipakabit mo. O, diba? Tapos, ang total po lahat nito ay 18,000 pesos. Tapos, pinakabit ko na rin yung bintana doon sa CR namin, sa sala. Ano naman po yan? Wait lang.
Ayun. Tingnan ko pa doon sa message sa akin. 2,400 pesos po yun sa CR, yung owning type. May kasama na rin po siyang screen. Sobrang saya ko po. Halos araw-araw sa blessings na dumarating sa akin, pinapakita ko rin kay Lord kung saan napupunta yung blessings na binibigay niya sa amin. Yun nga lang talaga, kailangan sabayan mo ng kilos. Hindi ko pwede na nakahiga ka lang. Kailangan mo rin talagang pagtrabahuhan at kailangan mo rin pagpukusan. Dahil marami tayong natatanggap na blessings, gusto ko po mag-giveaway, chillers. Pero hindi po katulad nung dati na dito sa social media ako nagpapag-giveaway. Ang plano ko po, chillers, dahil nga madalas akong maalis, ang dami ko nakikita mga taong nakatira sa lansangan. Natutulog sa lansangan, natutulog sa karton, alam nyo yun. So ang plano ko pong gawin ngayon ay magpapag-giveaway po ako mga taong nabubuhay or natutulog sa kalsada. Tapos ang ginagamit nilang higaan ay karton. So yan po ang gagawin ko. Dahil sobrang busy nga po ako, ngayon pa lang po, sisimulan ko ng mamigay. Kapag maalis kami, mag-deliver kami, magdadala na po ako ng foam. Yung manipis lang naman, yung balat na sinasabi ko sa inyo. Kung may makita po akong tao na kailangan nila yun, so bibigyan ko po sila. Para kahit papano po ay makatulong si Silaxing Cheers. Hindi lang po ako, chillers ha, maging kayo. Kung hindi rin naman po sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko. Or wala ako sa status na ganito. Malaking tulong po kayo, chillers. Sobra. Hindi lang yung manunood ko, pati yung mga client ko na nagpapagawa sa amin ng sofa. Sobrang napakalaking tulong nyo po sa amin. At alam ko po na kilala nyo kung sino kayo. Lalo na sa mga client ko na hindi lang po bilang isang viewer, suporta na binibigay sa akin. Maging po sa pag-order sa amin ng items, grabe yung suporta. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga umorder sa akin. Wala po akong pinipili. Mapamaliit, mapamalaki man yung orders nyo. Kapag kaya po namin, gagawin po namin yan. Dapat maging patas tayo. Hindi naman po pwede na porque yung order nung isa ay 100K, itong isa maliit lang, babaliwalain ko na kayo. Hindi po kami ganun. Mas madalas nga po nauuna pa yung maliliit na orders kaya sa malalaki. Mas nauuna pa kayo kasi madali lang pong gawin. Ngayon ko talaga po mapapatunayan na tiwala ng isang tao ang kailangan para kahit papaan o medyo umangat ka. Ibig ko sabihin, dun magsisimula yung tiwala sa'yo ng tao. Ano ba namang Poncho Pilato ang magtitiwala sa akin na magbigay ng 100K na isang padala lang kung wala sa yung tiwala? May isang nga nung una, hindi pa ako sanay. Sabi ko, ala, kinakabahan ako, nagpadala si ma'am ng ganito, ang laki ng down. Alam nila na yung project na gagawin namin hindi basta-basta. Kailangan talaga ng puhunan. Yan ang sobrang blessings talaga sa akin. Yung mga taong katulad ninyo na sobrang laki ng tiwala sa akin. Tsaka gusto nilang makita na umuusad ako. Umuusad yung kung saan ako nagsimula. Sobrang nakakataba ng puso. Nakakaiyak nga minsan na yung alalay ninyo sa akin at alalay sa akin ni Lord. Kasi siya din naman Siya din naman yung nag-guide sa inyo na gawin nyo yun para sa akin. Sa mga nag-aakala po sa akin na mapera na daw ako. Hindi po totoo yun. Kahit paano, kumikita ako, pero hindi yung mapera. Kasi yung mga items na pinapakita ko sa inyo, sa client ko po yan. Sa madaling kwento, hindi po ako mapera, yung client ko. Kasi alam nyo, Chiles, yung mga pinapagawa sa akin ng mga client ko, or maging kayo, o ikaw mismo, hindi ko kaya magpagawa ng ganyang kamahal na sopa. Kaya lang namin gumawa, pero hindi ko kaya magpagawa na sarili namin. Kasi maharli ka po talaga. Sa foam na lang, sa tela na lang, madugo. Tapos yung labor pa. Ano na lang ako, kawakawayan lang muna. So wag po kayong mag-isip ng ganun. At lagi ko po sinasabi sa mga post ko na isineshare ko po lahat sa inyo yung blessings na dumarating sa akin, yung mga naipupuntar ko. Dahil gusto ko po kayong ma-inspire. Hindi dahil sa gusto ko kayong mainggit. Wala pong ganun. Kung may inggit ka man, daanin mo sa kaya mo din. Ako nga, kaya ko So, kaya mo rin. Lalo pa siguro kung mas mataas yung pinag-aralan mo sa akin, bakit hindi mo kakayanin, di ba? Yung talino mo, dagdagan mo lang yan ng abilidad at sipag, down to earth ka lang, kahit anong marating mo, imposibleng hindi ka umusad. At iwas-iwas na lang po tayo sa mga taong hindi tayo sinusuportahan. Inidiscourage pa tayo na maabot yung pangarap natin. Hindi po kasi mawawala yan. Kahit paano status mo sa buhay, hindi mawawala yung kaiingitan ka ng tao. Medyo naguluhan ba kayo? Kunyari, hindi sila sa'yo maiingit kasi mas mataas yung status ng pamumuhay nila sa'yo, mas mapera sila sa'yo, pero pwede pa rin silang maingit sa'yo dahil mas maganda yung boses mo sa kanila.
Kaya nga po, hindi pwedeng walang inggit sa katawan. Na depende na lang yan kung paano mo i-handle yung inggit mo. Kasi ako, Chilo, sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, may inggit din po ako sa katawan. Kaya nga po, kahit paano nakakapagpunda kami eh. Kasi may inggit ako. Yung nakikita ako ng mga kaibigan ko, kamag-anak ko, or kung sino mang Poncho Pilato dyan, kahit sino pa yan, panakita ko na, ay, gusto ko rin. Nagayahin ko. Pero hindi ibig sabihin nun, eh, mapapantayan mo yung kung ano mayroon siya. Magkakaiba po yun. Ini-explain ko to sa mga taong makikitid ang utak. Kasi sa status ko ngayon, napakarami kong experience na ganito pala, kahit paano kapag nakakapagpundar ka, nakakaangat-angat ka ng konti, mararamdaman mo talaga sa paligid mo. At marami po sa akin mga OFW na mga nag-a-advise na tanggapin ko na lang daw, reality na daw yan, ganun talaga. Na yung tipong himbis na puriin ka ng kapwa mo, sa paligid mo, dededmahin ka. Maraming tao na dahil sa pakikisama, parang napagod, parang naiinis na rin. So, ang lagay, lalo na lang iniinis yung taong nakakaramdam ng inggit sa kanila. So, pag ginawa naman nila yon, yung impact naman yun doon sa taong naiinggit sa kanila, nako, end of the world. Ang yabang mo, nagkaroon ka lang ng pera, nagyabang ka na, hindi ka namamansin kasi ganto-ganto ka na. Yung mga ganun, ang dami. Kaya nga, chilas ako, napakahirap pong tumulong din. Tayo, pagtutulong tayo, hindi na natin kailangan humingi ng kapalit. Pero, nakakadala po, na nakakadalang tumulong. Ayun. Kaya nga po, naisip ko na yung giveaway na gagawin ko, siguro yun na lang gagawin kong paraan na pagtulong. Marami kayong nanonood, imposible na wala sa inyong may experience na inutangan na hindi binayaran. Kapag ang tao kasi ayaw magbayad, ang hirap. Marami ng dahilan yan. Yung utang mo, ipalalabasin na tulong mo. Kaya kahit minsan na gusto mo pa rin silang unawain, hindi eh, magiging maangas ka na rin eh. Kasi ang hirap na ikaw, may utang ka, tapos yung tao may utang sa'yo, ayokang bayaran. Lalo na po sa status ko, maningil. Kasi ang dating sa kanila, hindi mo nang bayaran niya, nakabili nga ng ganito eh, nakabili nga ng ganun eh. Karamihan ganun po ang tao. Tumitingin sila sa status mo minsan, kung babayaran ka nila o hindi. Ang sakit sa puso, na hindi nila alam kung ano yung ginagawa mong paraan para mabayaran yung utang mo. Na sila, feeling blessed, salamat po ama, yung mga ganun katramahan. Pero pa nagkapera, dead may yung utang sa'yo. In short, ginagamit pa si Lord. Kaya ang hirap minsan magsalita. Karamihan nga minsan sa mga mahilig sumagsimba, yan pa yung mga plastic pieces. Hindi ko po nila lahat ha. Sorry sa sinabi ko na yan, pero karamihan po talaga. Kaya mapapansin mo yung mga taong ganyan, hindi basta umaangat sa buhay eh. Kasi wala silang ibang alam, kundi manglamang sa kapwa. Magpalusot sa mga obligasyon nila, atraso nila sa kapwa nila. Kaya minsan hindi talaga may iwasan na hindi ka magsungit dahil sa mga taong katulad nila. Ako hindi po ako nagpapaka-perfecto ha. Maging ako, wala akong sinasabi na wala akong utang. Pero, marunong po ako magbayad ng maayos. Hindi ka magsisisi pag akong pinautang mo. Dahil alam ko ang feeling ng inuutangan. Ayun, so para mga chillers, hanggang dito na lang muna po li ang talata ng libro ng aking buhay. Sana po nag-enjoy ka. At tatapos niyo po ang video na ito na nakangiti. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please, mag-subscribe ka na. I-tap mo na ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye! Yung mga naghihintay po pala ng review or gastos ko dito sa Terry Style, sa Green, sa gate. Abangan nyo lang po yan, chillers, ha? Gagawan ko po yan ng separate video. Para magkaroon po kayo ng idea sa mga nagpapagawa ng bahay. Laban lang, mga chillers, ha? Huwag kayong bibitaw. Makakamit nyo rin ang mga goal nyo sa buhay. Okay? Thank you for watching again and see you on my next vlog! Bye! Peace!